making himself of one new man, so making peace. Okay, ako muna, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. And they may preach peace to you, which were afar off, and to them that were nigh. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints, and of the household of God. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. In whom all the building fitly framed together, groweth unto a holy temple in the Lord. Bisabay. In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. We pray na kayo pong tumulong sa bawat isa, Panginoon, mag-focus, Panginoon, sa inyong mensahe. Every time may po yung nag-aaral, binubusan namin sa salita. So I pray na kayo po ay mag-bless, maghanda, Panginoon, sa inyong puso't isipan, mangusap ko po, Lord. Kaya maluwa natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Bata, antayin natin na ano. Ay, pingin ako ano, kape. Makakatulog ako. So last, again, title po nito is Access by One Spirit. Okay, Access by One Spirit. Dito po tayo sa chapter 2. Second part. Kasi last time, summarize ko lang po, no, yung Ephesians, medyo... Even nung first chapter, medyo madugo. Hindi naman madugo kasi nga, simple sana yan. Kaso, yung mga kailangan tayo address, yung mga false teaching ng Calvinists, yan po yung in-address natin, yung tamang interpretation sa Bible. Maniwala kayo, even mga Baptists nga na naluloko doon. Kaya, tinatch po natin yan. Then, last week naman, dito tayo nag-focus, no, sa very famous passages dito. 8 to 9 hanggang 10. Okay, so define natin especially yung ba't bago yan. Ang context actually dito nga yung mga anak ng Diyos, di ba? So tayo binuhay niya, mga patay sa kasalanan. Okay, tapos may sinasabi dyan na nung tayo ay hindi paligtas, yung ating lakad naman ay lakad na, sabi dyan yung, sabi yung course, according to the course of this world, yan. Ibig sabihin, kung ano yung, ano, sunod-sunod lang tayo. Of course, meron naman tayong free will. Yung, again, yung Calvinist, so, na OA na naman eh. Sabi, wala kang free will, ikaw pinapandal ka ng Satanas dati, pag naligtas ka, ang Diyos nagpapandal sa'yo. So, ano eh, may tama pero maraming mali. So again, malinaw po, may free will tayo. So, kaya po, even yung mga unbeliever naman, may nagpupulod din sila mga tama. Yun nga, influence ng salita kasi ng Diyos. So, yun ang maganda doon. Pero, huwag kang magtataka pag na, pag kunwari, tinitingnan mo yung buhay nila, ano ba yung pinatutunguhan ng buhay nila. Alam niyo yung course, di ba? Kaya magka-college. Of course, pag yan tawag niyang course kasi, pag yan ang tinake mo, sunod-sunod na yan. Lahat ng next subjects, next year, ay may kinalaman, prerequisite niya yung ngayon. So, tuloy-tuloy na yan. So, sila nag-define yan, okay? So, okay lang naman yan. Kaya, pag hindi ka naligtas, ikaw daw ay sunod-sunod natin sa course na tinahak para sa'yo. Or, hindi tinahak, nilagay, or sinet para sa'yo. So, again, pwede ka anytime nakilala sa Panginoon, malis dun. So, dito na kayo nangyari dito. Yung context dito, pinapaalala sa atin na sila ganun. Well, actually, dati ganun din tayo eh. Okay? So, kaya ang context kasi nga nito, para maintindihan natin at mag, ano rin tayo sa mga unbeliever, mag, tawag dito, mag, makisimpatsa tayo sa kanya kasi ganun din naman tayo dati. Napaka-importante. Aral. Okay? So, inisa-isa niya dyan, lust, the mind, the flesh. Yan, so, with a 4, nag-intervene ng Diyos, ang Panginoon, namatay para sa atin, tayo na nampalataya, doon tayo naligtas.
Kaya itong sa 7, may kinalaman kasi sa mamaya, sa 7, 11 onwards. Kaya sabi dyan, that in the ages to come, that He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us to Christ Jesus. So, ligtas ka lang ngayon sa pamamagitan ni Jesus. Pero after nun, ay ganun pa rin. Kung gusto mo makita talaga yung rewards, yung maayos na buhay dito pala sa lupa at lalo na sa langit. So, sa pamamagitan pa rin ng Panginoon yan. So, yun ang gusto ng Diyos. Again, di yun automatic. Yun ang gusto niya, pero may gusto siyang i-fulfill natin. Okay, pag di ba tayo ligtas, manampalataya at pagligtas na tayo, magpapatuloy tayo sa kanyang biyaya. Kaya ngayon, pumasok yung for by grace are you saved. So, inisa-isa natin to para maintindihan ng bawat. Sinong wala dito last week? Dito ka ba, Joshua? Ayun, makita mo na. Ulitin natin ulit. Huwag kayong lilibang kasi sabi ko nga dun, napaiputante. Si Ezzy, nasaan? Okay, for by grace. So, inisa-isa natin yan na ang gift, yung kaligtasan, hindi yung faith. Yung faith, nasa sa iyo yun. Okay? So, dapat manampalataya ka. So, lahat naman ng material, binibigyan na sa atin. Again, kung yung soul winner ay marunong at talagang save. Okay? So, maliligtas siya mga pag pinili na lang manampalataya. And then, sinugunduhan pa nung 9 na hindi yan, kung hindi nyo naitindihan yung gift at hindi yan grace at yung faith, okay? May palusot pa kayo. Kaya sabi, not of works. So, yun yung ibig sabihin ng by grace to faith na gift. Okay? Hindi sa pamagitan ng paggawa upang ang sino man ay magmalaki. So, alam mo na yun, yung bakit nagmamalaki iba, magaling ako, matapat ako, mabuti ako, talino ako. At ginawa ko to, ginawa ko yan. Ngayon, yung Calvinist na naman, eh, kaya kami talaga, Calvinist, kami yung talaga, tinataas namin ng Diyos. Kasi talaga kami, wala kaming ginawa, pati pananampalataya siya nagbigay. OA naman yun, okay? Napagkataan natin sa ating Calvinist seminar, hindi ganun yun. Binigyan tayo yung Panginoon ng ability na manampalataya, pero kaya lahat ng tao may ganun. Again, except yung reprobate. And then, so hindi tayo pwede magmalaki. So, malinaw na kung ano yung works and then yung grace. So, dito tayo natapos last week. For we are His workmanship. Dito naman yung iba. Pinag-iisa yun. Kaya daw tayo ay walang work. Kasi ang Diyos na ang nag-work. Kasi nga tayo as His workmanship. So, malinaw naman yun. Hindi siya nga gumawa sa atin eh. O pero, hindi tayo pinilit. Okay? Tayo ay ginawa niya para naman, okay, niligtas tayo. Ngayon, ligtas na tayo. Anong gagawin natin? Gagawa na tayo ng mabuting mga gawa. Yun po yun. Okay? Tsaka yung pinasok lang dyan yung pangalan ng Panginoon, yan, created in Christ Jesus unto good works. Okay? So, ibig sabihin, niligtas ka ngayon. Ikaw naman ay gagawa ng mabuting mga gawain. Hindi baliktad. Okay? At hindi rin automatic. Anyway, tapos natin last week yan. So ngayon naman, isa na lang itong ano nito. Pero ang gusto kong madadaanan naman natin, tapos natin tayo sa ating Zionist seminar, anti-Judaizer seminar, di ba? Okay. So alam na natin, sino na yung Israel ngayon? Yung tunay na Israel sa panahon natin ngayon, yung church. Okay? Maraming dininiwala dyan. Maraming nabulag. Pero ang daling patunayan yan. Ito na naman. Diba? Hindi natin, hindi yung ating, diba? Dinadaan na kasi natin lahat. Ayan ang magiging tema ngayon. Ephesians 2b. No? So, kaya sabi dyan, wherefore, remember that ye being in time past. Okay? Huwag kayong malilito sa mga ano ng King James. Ibig sabihin lang ng time past, panahong nakalipas. Diba? Mahinap ba yun? Ibig sabihin, eh kailan kaya yung panahong nakalipas? Hindi yung naunang panahon. Kaya sabi dyan, ang usap kasi ni Paul, ng mga taga-Ephesians, or taga-Ephesus, thank you, Ephesians nga. So, yan po ay, naalala niya ating mapa, nasa bandang ano yan? Sa bandang, saan yan? Yung seven churches kasama yan, di ba? O, saan yun? To the churches that are in Asia or Turkey ngayon, Asia Minor. And then yung mga ganong detail, okay? So anong meron sa Asia Minor?
Mga Hudyo ba yun? Mga hindi. Mga Gentiles po yan. So, kasama yung sa Greece, banda doon pa. So, ganun din ngayon. Kaya, malinaw to, no? Malinaw yung context. Kung alam mo yung kinakausap niya, mga Ephesians, tapos Gentile in the flesh. So, dati daw. Okay, sundan nyo lang ako, ha? Kasi, kapsahan namin yung one access. Who are called uncircumcision? So, ang dati kayo ay Gentiles, ang tawag sa inyo, mga, pangit sa Tagalog yan, eh, no? May basa nyo nga po, sige, 11 hanggang 12, ready, go. Wherefore, remember that ye, being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands. Okay. That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God. Okay, ganda, diba? So, yun yung sabi ko kanina, ah, hindi sila Israel, pero ngayon, ano da? Ngayon, sabihin niya, pero obviously, dati daw ganun kayo, eh. Dati kayo Gentile, dati kayo uncircumcised, diba? Pag sinabing dati kayong ganun, ganun pa rin kayo ba ngayon? And siyempre, hindi na. So, kinukumpara na ngayon sila sa mga Israel. Pero, kung napansin nyo, in-emphasize yung flesh made by hands. Okay? Tandaan nyo yun, ha? Tingnan, ano yun? Kasi nga, yung iba dyan, sino ba circumcision? O, syempre, sila yun. Tama naman. Eh, kaso paano kami? Magpaganon din kami. Ganun ba yun? So, obviously, yung ginagawa ng kamay ng tao, yan ay pang lupa lang. Okay, mababaw lang. So, alam na natin yun, pag nag-soul winning tayo, eh, born again, di ba? Yung born of flesh, ito yung lupa lang. Pag born of God, not the will of the flesh, but of God, yun yung spiritual. Kaya ganun din dito ngayon. So, anong yung mga nagyayabang na mga Israel, mga Hudyo, na eh, mga supot kayo, ganyan, yung tawag dun eh, no? Yun talaga yun eh. So, wala na silang ganun, bukod sa nag-ano iba. Pero again, kahit di ka magpatuli, ha? Kung ligtas ka, okay yun. Okay, pero maganda na rin. Anyway, so yun ha, made by hands. So merong distinction yung gawa ng kamay lang, makalupa, and then yung spiritual. Okay. Tutuloy natin, dinagdagan lang niya yun. So, ang dati tawag sa'yo, Gentile, uncircumcision. Another call sa kanila is without Christ. Parallel po yan, nakikita nyo ba? So ngayon, mamaya, yung lahat ng opposite niyan, yun na tayo ngayon. So, ano pa? Being aliens. So, sino alien? Sino alien? Ano sa alien? Ibig sabihin, hindi ka taga doon. No? Hindi na masama yan, katulad ngayon. Sino ba taga San Mateo? Iba, hindi taga San Mateo. Alala niyo dati, hindi kayo pinapasok doon sa ano, di ba? So, kami naman, pag taga doon, hindi kami taga doon, pag dayuhan kami doon, alien. So again, ano? Tawag sa kanila, Gentile and circumcision without Christ. Ano pa? Alien. Especially sa Commonwealth of Israel. Ano yung Commonwealth ngayon? Nabanggit natin ito eh. Yung pag, especially sa panahon ngayon, ganyan na lahat ng gobyerno. Kasi nga, nakakabuti po yan. Naaral din nila sa Bible actually. Okay? Kasi ang galing ng Bible eh, dati. Yung mga gobyerno, hindi alam paggagawin nila sa sarili din nila eh. Yung iba, may konting wisdom. Pero nakita nila yung natatapos ko lang sa Deuteronomy, ang tawag sa kanila is, the other nation shall know. Sabi niya, yung batas tinutukoy doon, this is your wisdom to all the nations. Ibig sabihin, pag sinusunod nyo daw yung batas ng Diyos, ang tingin sa inyo, matalino. Okay? Sino matalino dito? Sino hindi? Basta lang kung di matalino, sumunod ka lang sa Bible. Ang tingin na sa'yo, yung gupit pa lang. Yung salita mo pa lang. Ito, hindi nagmumura kami, ganyan. Sa mga babae, yung suot namin, ganito. Itong mga to, hindi ganun. May pangunawa to. Sa totoo lang. Kaya ngayon,
ginaya-gaya na ng sanlibutan yung Bible. Pero okay din yun, at least, di ba? Pinagpahala natin sila kahit pa, no? Na-influence. So, kaya ngayon, ang una ko na rinig kasi ang Commonwealth, syempre, tayo sa Civica natin, di ba? Yan yun eh. Panahon ni Quezon. Yan. So, ano yung Commonwealth doon? Yun nga, yung... Kasi nga, ang usapan ngayon, na ano ko lalo yun sa mga gera kasi, tsaka sa mga sa nations. Kaya Commonwealth ang tawag doon kasi, parang nakikisaw-saw tayo doon sa US, di ba? So, kung ano yung yaman nila, kaya iba, gusto na talaga mag-ano nun eh. Kasi namili daw si Quezon, wag na. Sabi ni Pasto, sayang daw. Tsaka na, hindi ko makakalimutan, grade 6 ako yan eh. Inaral na ako yan, di ba? Sa grade 6. Eh, medyo makabayan yung teacher namin eh. Okay lang naman din. May point din naman. Pero may point din kung nakiano na tayo din eh. Anyway, ako, di yung big deal sa akin yan. Pero inaaral ko nga, kasi nga, may mga maganda yung history ng US. Do? May kalokohan din. Kahit pa paano, sila yung nauna eh. Hindi natin matatanggi yun. Na na-influensya ng Christianity, dyan nag-boom ang Christianity. At... yun ang totoo. But anyway, so yan ang Commonwealth ng Pilipinas dati. Pero dito, ano yung Commonwealth of Israel? Yeah, tapos nga lang Deuteronomy. Sarap eh. So sabi dyan, ano ba? Sino ba yung nakikinabang sa mga batas ng Diyos at blessing ng Diyos? Ang time nila? Sila-sila lang ba yung mga anak-anak lang nila? So alam na natin yan, di ba? Kahit sa Numbers, Exodus pa lang. Kung meron dyan, gusto sumamba sa Diyos, mag-offer sa Diyos, magpatuloy din, and then mag-assimilate sa Israel, Israel na yun. Doesn't matter kung saan agaling. So, yun yung mga kwento ni Ruth, ni na... Sino yung naging asawa ni Salem? Hindi naman tinukoy. Yung spy? Rahab. Ah, Rahab the harlot. Na. So, hindi naman siya taga-Israel. Ngayon, Israel na siya. Naintindihan? So, pag sinabing Commonwealth of Israel, pag nakisama ka na doon, yung yaman nila, yung katalinuhan nila, yung ganda ng policy ng bansa nila, at ang blessing ng Diyos sa kanila, pangako ng Diyos, kasama ka na doon. Malinaw na ba? So, ngayon, ganito po yung nangyari kapag ikaw dahil naligtas pala, pag hindi pa, wala. Wala kang pakinabang, pero pag naligtas ka, kasama ka na doon sa blessing na pagiging pamilya ng Diyos at nation of God. And strangers from the covenant, ito na naman yung another tawag, pag wala ka pa, alien, then stranger, ganun din. Ibig sabihin, hindi mo, hindi, wala kang, yung pangako ng Diyos, ano ka, alien ka, stranger ka. Okay? So itong baliktad dito, itong mga Zionists, binabaliktad tayo, tayo yung sinasabi, huwag kang maisaw-saw Diyos, sa Israel yan eh. Baliktad na baliktad. Pag Kristiyano ka, ang mananampalataya ka Panginoon, anak ka pa ng Diyos, hindi sa iyo yung pangako. Amen? Ano yan, ang linaw nito ha, pwede natin i-attach dito sa ano eh. Anti-Zionist, ano natin. Seminar. Lalagyan ko dito, alam niyo. Anong tawag doon? Tag ba yun? Pop? Hindi alam na iba eh. No? Link. And strangers from the covenant of promise. So, mabaliktaran na, pag hindi ka na stranger, aba, kung ano pinangako sa kanila, yun na rin sa iyo. Amen? So yung nasabi, paulit-ulit po yan, di ba? Sa five books of Moses, you shall have one law for the those that are natural born in the land and those that are not. Okay? So ano pa? Pag hindi ka ligtas, alien ka, stranger ka, uncircumcised ka, Gentile ka, without Christ, nasabi dito, no hope. Pangit. Sino dito kaya ako eh? Kaya mga bata. Dito nga, Stephen. May lingong pakita dyan eh. Sino dito wala ng pag-asa? Tingnan ko nga yung mukha nyo. Tingnan ko sino wala ng pag-asa. Eh, mga asaran. Pero, yan. So sa, pag hindi ka ligtas, wala kang pag-asa. Sige, impyerno kayo. Okay? So again, yung nakabaligtaran, may pag-asa. And without God in the world. No, right? Wala kang Diyos. Or parang kang walang Diyos. Obviously, kinerate ka ng Diyos, pero parang kang walang Diyos. Pag hindi ka ligtas. Kaya sa atin, personal lang Diyos. Eh. Pag tinawag mo, Diyos ko po. Hindi yung ano ha. Siya ay Diyos ko. Yung iba nagagalit doon. Hindi lang naman siya yung Diyos. At totoo naman, pero yung personally, Diyos ko siya.
Hindi pansinin niyo, hindi niya ginagamit ng iba. Ang aking Panginoon at Diyos. So, yan. Tuloy natin, but now, ito na, yung kabila. Ngayon, kayo'y nasa Panginoon, okay? Yung term na in Christ. Tandaan nyo yan, sa mga ligtas yan, na kay Kristo at si Kristo ay nasa Kanya. But now in Christ Jesus, ye who were sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. So, ganda nito, no? So, ibig sabihin, again, spiritual yan, ha? Pag hindi mo kilala ang Panginoon, hindi ka paligtas, di ba, layo mo. Katuloy, pag nag-soul winning tayo, hindi nila maintindihan. Kaya tayo yung naglalapit sa kanila. Pag naligtas sila, malapit na rin sila. But ang pansinin nyo dyan, sabi ano doon, nagpalapit yung blood of Christ. So dito, sinabuyan ng dugo dito. Wala naman, di ba? Again, spiritual yan. Tinatake natin sa Bible quiz natin, Exodus, Leviticus especially. So yung mga symbolism nun, ng dugo, yun ay kabatayan. Buhay kasi yung dugo. Eh, pag inalis mo na yun sa tao or sa hayop, kamatayan ng ano nun. Ang equivalent nun. So dito, nung si Jesus ay namatay, tayo naman ay nabuhay. Yan po yung ano niyan. Ibig sabihin, kanina yun sinabi, quicken, di ba? And then, for He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us. So ito, medyo nakakalito yung who hath made both one. Sino yung pinag-isa dito? Ha? Tayo sa Panginoon. Yan. Tsaka, yan sabi rin din, no? So, another illustration niya, kung naalala niyo sa Matthew, yung nahati yung veil, okay? So, nawala na yung partition between people and God. Ibig sabihin, nakakadiretso na tayo sa Panginoon. So, yan daw ang isa sa mga ginawa ng Panginoon. Sinira niya yung ito naman, wall. So, alam nyo naman siguro yung wall, di ba? Yung ating kaibigan sa Germany, alam nila siyempre yun. Ako, dati di ko alam yan. Pero, year 1990, alam ko na rin, no? Kasi nga, 1990, 1993, yun na nata yan, eh. Basta yung Berlin Wall na tinatawag, kasi dati galit-galit sila. Yung West, siyempre, maka-demokrasya. Yung East, ay maka-Russia, tsaka maka-komunista. And tagal na, nakita nila, eh, isang Germany tayo, mga kamag-aral-aral, doon pa eh. Ba't tayo na magkaisa? Eh, galit nga eh. Bandang huli, napag-isa rin sila. Nung nagkaisa na sila, paasan pa yung wall. Diba? Naalala ko yan kasi yung mga minsan na nag-ano sila nun eh. Dati kasi kami nag-ano, diba? Nag-nood kami ng mga rock and roll. Kaya naalala ko yun eh. Kaya nagkaroon ng ano doon, concert. Anyway, so inalis na yun kasi wala nang dapat mamagitan sa atin at sa Diyos. Amen? So, ganyan po yan, ha? Kaya ngayon, niloloko kayo minsan ni Satanas. Kayo, yung iba sa inyo, mga bata, isa sa mga panluloko na gagawin sa inyo ni Satanas, ito madalas ganon, yung kasalanan nyo nga. Kunwari, nagkasala si, ano, Yesha. So, ibig sabihin ba nun, di na siya babalik sa Diyos? Baliktad, anak ka ng Diyos, eh. So, pero pag nagkamali ka, mali. Itama mo. Okay? Pero yung wall na parang ang hirap mong makabalik sa Diyos, wala na yun. At especially nga yung mga unsaved, yun sila parang may wall. Pero pag na-save yan, nawawala yun. Okay? So another, itong flesh naman. So kanina, ang na-abolish yung middle wall of partition. Ngayon naman, having abolished in His flesh, the enmity. Pag sinabing enmity, pag-aaway or pag-aaway, basically. So, nabanggit ulit natin kanina, Berlin Wall. Ay, nasan doon yung ba kanina? Berlin Wall, Germany East and West. So, meron yung hati. Pero nung wala na sila, nagkaisa na sila, alisin na natin yung wall na yan. Ano ba yan? Bakit ba dyan yan? So, kaya wala nang ano. So, ngayon naman, ang sinisimbolize nga nun, yung enmity. So, pag wala nang pag-aaway, pag-aalitan, wala na rin yung wall. So, dito naman, yun nga, yung enmity tinanggal. So, para lang makasunod yung iba. So, sino dito nag-aaway? Tampuhan. Naranasan nyo na ba yan? Sino bang hindi nakaranas nun? Siguro lahat naman, kahit mga bata, di ba? So, anong ginagawa sa inyo? Magbati na kayo. Kasi alam mong pangit, eh, di ba? Hindi nag-aaway.
Hindi nag-uusap, hindi na gano'n. So, yung magulang, sabi mo, batay na kayo. So, tapos, papatawanin pa kayo, di ba? Para, yan. Embrace pa. Nakikita mo yung sa mukha pag ayaw talaga eh. Pero pag once, yan ay nagbati na, ayun, sarap. Wala na yung dati nagpapahirap sa inyo, di ba? Kaya ngayon, spiritually kami nagpapahirap sa atin. So, again, yung siya naglalagay kasi yan tayo din eh. Sa Diyos. So, pag ramdam mo yun na nahihiya ka sa Diyos kahit sa church, yan, di ba? Alam natin yan, yung mga andito na wala namang tayong kapoproblema-problema dati. Dahil lang sa kung anong chismis, minsan, sila lang naman yun, nasa utak lang naman nila yun, di ba? Mandang uli, sila na yung nahihiya. So, again, di ko alam. Sana, save naman. Yun naman yun eh. Hindi naman mahirap maligtas. Pero, minsan parang sa taras, binabalik yun eh. Anyway, so again, wall, pwede rin enmity. Pero pansinin nyo, in his flesh, ibig sabihin, paano niya yon sinira? In his flesh eh. So alam natin yung nangyari sa kanyang laman, di ba talagang ginulpe. So ang ibig sabihin, yung suffering niya. Kung hindi siya napako sa cross, namatay, nilibing. Yung picture niya na yung kanyang flesh yung naging sacrifice, hindi magkakaroon. No? So yun po yung sasabi lang dyan. Anyway, ito pa sabi, even the law of commandments contained in ordinances for to make, mamaya na yun. So, ano sabi na even the law of commandments contained in the ordinances? Inabolish daw yun. So, kaya ngayon po, ma-importanting distinction, Old Testament sa New Testament, may mga na abolish. Tandaan nyo po yung word na yun, abolish, make, made void, ano pa yun, sinabi doon, make it old. Ano sabi? Ha? Non-effect. Yan. Void. Talagang inalis na. So, importante yan. Kasi, sa ngayon po, yung mga Jehovah's Post Witness, yung basta yung mga maka Old Testament, yan lagi babato sa inyo nun. Pag hindi nyo alam to, yung napaka-basic nito, madadala ka dun. Pero actually, bihira naman yan. Pero meron pa rin. Yung iglesia ni Manalo, di ba? Kahit si Soriano, may mga attachment yan sa Old Testament eh. Well, naano na natin yung sa ating anti-Zionist. So, anyway. So, yan. So, inabolish na yan. So, may mga bagay, especially sa kaligtasan, hindi mo na dapat ay magkakatay ako ng ano, nagkasala ako, magkatay nga ako ng baboy, tuloy, sorry, ng two powers. Wala nang ganun. Okay? So, ordinances po, hindi naman masama ang ordinances, pero yung tinutukoy dito ng ordinance nga, yung mga mapatay sila ng hayop. Okay? So, sa atin, hindi na kailangan nyo. Ngayon, dalawa lang ordinance ng baptism, Lord's Supper, tsaka baptism. Okay lang yan. Yes, kaya sabi dito, for to make in himself of twain one new man, so making peace. So, balik tayo sa Germany. Nawala na yung partition. Dating East and West, nasa na East Germany ngayon? Ano yun? Yung mga ipapanganak ngayon, di ba? Ano East Germany lang yun? Isa na lang. Okay? So kayo din, pag nagbati kayo, ano ba mga ano ngayon? Sa US talagang ano sila, yung polarity yung ano nila. Democrat, Republican, parang ganun eh. Minsan nilalagay nga nila sa ano, di ba? Kahit sa Facebook. Inano mo yung sarili mo doon, no? Yan, Calvinist, Arminian. Anyway. So, pag inalis na yung enmity, isa na kayo, meron daw kapayapaan. So, ganun din yung ano. So, ganun yan, ha? So, kung may wala kayong kapayapaan sa sarili nyo, tanong kayo, ligtas kayo. Tuloy, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross having slain them. So, inulit lang. So, medyo dinagdag lang niya yung enmity kanina is abolish. Ngayon naman, slain. So, magamit lang siya ng mga synonym. Pag patay, patay na. Wala na yung talaga. Okay, tapos yung cross, pinasok niya kasi yung kanyang pagkamatay sa cross, yung talaga yung picture ng ano eh, ng pagpapatawad niya sa atin at sacrifice.
Ayun na yun. So, di, maganda yung term na reconcile. So, nabanggit ko nga kanina, nagbate, di ba? Ay, ang importante yung ano. Tuloy tayo. And then, and came and preached peace to you which were afar off and to them that were nigh. So, ano yun? So, again, nirelate niya po yung pagkapatay ng Panginoon, kaligtasan natin. Hindi po natapos dun eh, kasi yung iba naligtas, okay, sa Jerusalem. Hindi sapat yon. So, para kanino ba yung gospel? Para sa lahat. Dapat. No? Again, may mga reprobate, wala na. Eh, mga tumanggi, di wag. Pero kaya tinutukoy nga yung mga taga-Ephesians, pinapaalala sa kanila yung gospel, yung kaligtasan, pre-niche sa inyo. Importante na naman kasi ibang ngayon, hindi na nag-soul winning. Yung iba lang, kakaibiganin, dito ka na sa church namin. O, sige. Kaya di ba, nag-soul winning kami, yung mga commitments sa nung ano. Saan ka manag church dati? Dati nag-ano akong baptism. Member ka ba doon? Pag tinanong mo ng ganun, hindi alam mo na sabihin pag member kasi umatin naman ako eh. Ibig sabihin, hindi yun pinag-uusapan sa kanila kasi nga sa panahon natin ngayon, naman tama yung dito si Kit, di ba? Parang offensive sa kanila yung Katoliko ako tapos magiging member ako dyan. So kaya nga tayo, hindi tayo ano dyan, hindi tayo nagpapaligoy-ligo dyan. Kasi yun ang Bible talaga. Nung prinis sa'yo, tinanggi mo na yung dati mo religion kasi wala palang kwenta. O saan ka ngayon? Di ba? So bakit ka pa maihiyang magpa-convert dito? Eh, converted ka na nga kung ligtas ka na eh. Oh, bakit ka pa ayaw mong associate yung sa'yo sa sarili mo sa church kung itong hindi ka nga naligtas dito? Binaliwala mo na yun, hindi ka umaten doon kasi nga walang kwenta eh. Okay? So gusto ko sabihin, ganun po tayo, maligtas, may magpipreach sa'yo, hindi pwedeng automatic, kaibigan ko eh, nanay ko doon eh, di doon na ako. Hindi ganun. So may nagpreach sa'yo, kahit malayo ka pa, at hindi lang malayo, pati yung malapit. So ibig sabihin, does it matter kung nasan ka, yun ang ibig sabihin nun. Ito na. So ano ibig sabihin ng access muna? So na-please ko kasi natin matagal na eh. So, eh, mga bata ngayon, alam na alam yung access, di ba? Alam yung password. May password ka ba, Ray-Ray? Nabubuksan ba yung tatay mo? Tinde, no? Wala siyang access. Yun ang ibig sabihin doon. O, itong basketball natin dito, salamat, kahit sino daw. May access, kahit may gate. Kasi nagpalit kasi yung ano dyan eh. Anyway. So, ito, may sinarado dyan, di ba? Galit na galit yung iba dyan eh. Kasi ikot pa sila. Wala silang access. So, tindihan nyo na access. Hindi mahirap, di ba? Pag sila yung access, pwedeng daanan, pwedeng yung apahintulot. So, pag hindi ka ligtas, wala kang access sa Father. So again, hindi tayo mayabang pag sinabi ng soul winning tayo. Ligtas ka ba? Sigurado ka ba? Anak ka ba ng Diyos? Eh niloloko kasi sila. Sabi nila, lahat tayo anak ng Diyos. Hindi tayo, lahat tayo nilikha ng Diyos, pero hindi tayo lahat anak ng Diyos. Diba? Pansinin niya sa ating soul winning. Lahat kung, hindi ako nagsasawa dyan kasi alam ko pinanggagalingan ko. At sa dami ng ating sinasoul win, at pag yan ang nakakalito sa kanila, kaya kailangan ano, emphasize mo, hindi lahat ng tao anak ng Diyos, wala kang access, yun sinasabi dito eh. Malinaw? So ngayon, pag naligtas ka na ngayon, may access ka na, oy, di ba yung laging kwento ng mga pastor, tama yun eh, katulad ni Shana, di ba, minsan, nag-preach ako dito, tapos, dadaan lang dito. O kaya, pag yung iba doon, may mga office, di ba? Yan ang kwento, kahit si pastor, ganun, kasi ganun, ako, wala akong office dito eh. Pero sa taas, meron. So pag si Brother James, yan, kasi si Jamie, napaalam yan, basta pwede ba akong maaga dyan sa church? Sinabi ko, hindi, may ginagawa dito. Eh, wala, hindi pwede. Kaya pag pinatulutan ka, pwede. Pero anak ko, ano? Wala na yung automatic yun. Kaya minsan, nagtatrabaho ko dun. Eh, karamihan sa atin, work from home. Yung ibang office mate ko, ganun din. Kaya pag hindi ako nahihiya, kasi ganun din sila eh. Minsan, sasagot yung bata. Ba't yung bata dyan? Eh, nasa bahay tayo eh. Kaya ganun. So, naintindihan nyo pagkakaiba yung ibang tao, tagalabas, walang access yan sa ama. Pero yung anak, anong access? Anak mo nga ako eh. Di ba? So, nakakalungkot yung kunwari pag ikaw, kailangan mo pang magpa-appointment sa tatay mo. Siguro, anong nangyari dun. Tay, pwede ba kitang kausapin? Sa bagay, pag may ginawang kasalanan, ganun yun. Parang my wall, enmity. Yan.
Pero pag maganda ang fellowship natin sa Diyos, maayos kang standing mo. Diba? Eh mga bata, huwag na kayong mangarap pa na gagawa kayo ng bagay na ikakahiya nyo pumunta sa church. Amen? So ngayon, pwede kayong automatic sa Diyos, pero yung church, napag-aralan din namin yun sa Matthew eh. Yung kay sinabi kay Peter. Medyo malalim, pero ang church hindi yung basta-basta din. Minsan, dinadownplay natin kasi iba naman, ginawang sobra-sobra naman. Alam nyo yung ginawa ng Catholic, di ba? Pag tinanggal ka doon, wala ka ng kaligtasan. So dinadownplay natin yung hindi tayo ganun. Pero hindi rin natin ibababa yung church na parang walang kwenta, na parang, nandinom yung iba, mawala ka, okay lang yun. Hindi okay yun. Nalagyan natin sa tamang ano. Ngayon, again, balik tayo sa access. Maintindihan yung access. Ngayon. So, mayroon tayong access dahil ligtas ka na ngayon. Ngayon, yung another explanation about may access, ganun yan, no more strangers. Kunwari, si Jamie, inampun ko na dito, di ganun din yun. Hindi naman kita anak eh, inampun eh. Anak na rin yun, amen? So, kaya sabi dito, dati kayong malayo, wala, mga stranger, alien, ngayon naman, kayo ay no more strangers. Kaya yun yung title ng dati kong wala pa kayo nun eh. No more strangers. Kaya tayo dapat, wala tayo dito yung nagkakailangan. Amen? Kaya salamat nga ito, sina Kuya Jun, lumapit nga, nabanggit ko rin sa inyo dati si Pame, di ba? So sabi ko nga, mas gusto ko sa atin lumapit kaysa sa iba. Eh basta, abala yun ah. Eh kaysa naman sa iba. Amen? Gusto ko na yun, saka magkakilala tayo. Kasi ganun din po si Pastor yun, naalala ko tuloy. Hindi ko pwedeng hindi makikwento si Pastor. Kasi sa Sunday pa sana to eh. Anyway, ganun din yun. Mayroon mga nagtapat doon, tinulungan hanggang ngayon. Ganun pa rin, tinutulungan pa rin. So nagkatulungan. Ganun lang yun eh. Sa totoo lang. Anyway, sa linggo na yun. So no more strangers ha, wala nang hiya-hiya. Uy, si kausapin mo nga si ganyan. Kapatid mo na yun, lalo tayo dito. Sino mo nagkakahiyaan pa dito? Kayo kang dalawa, minsan maghiwalay kayo para kayo dito sa iba. Si Joshua, kapamilya na yan. Si Kenneth. Yan, si Rafi. Balita ko si Rafi, parang inampun nyo na eh, di ba? Si... Yan. Di ba? Itong mga to, eh, blessing itong mga to. Alam nyo na? Yeah, sabi na sa akin eh. Kaya, yun yung gastusin agad ha. Pinag-pray naman natin yan eh. Ano pa? So wala nang hiyaan, amen? Ngayon, actually, kaya nga ito yung isa sa mga gusto ko talaga sa church. Ito yung bagay na to. Pag nasa labas ka, minsan bastusan dun eh. Wala ka namang pwede sabihin, magka-classmate tayo, ginawa mo sa akin yan. May office mate mo ako, ginawa niyo. Kaya ako nga ginawa sa'yo. Diba? Kasi magkaano tayo eh. Diba? Lalo sa labas. Sa church mo lang yung mararanasan. Amen. Ayan ang sinasabi ko. Yun yung message namin dati. Observe mo natin. So sana nakuha nyo ba yun? Huwag kayong magkahiya. Ngayon kung may problema talaga. May problema pag-usapan. Eh lalo ito ngayon. Di pa may pamilya tayo dito minsan. Yan. Ngayon siya na. Sinasaktan daw siya. Minsan nahihiya ako eh. Eh ganun talaga. Amen. Pag ako naman, anak ko naman, sinakta naman ng binasted, kunwari, gano'n. Wala tayong magagawa. Pamilya yan eh. So, tanggapan lang, amen? Hindi yung pwedeng, gano'n talaga. Hindi pwedeng mag-away yung dalawang magulang kasi dahil sa anak, yung mga bata yan eh. Nangyayari po yun pag hindi matured. Yung pastor ang hirap na hirap eh, kasi hindi rin naman tinuro. Eh, paturo mo yun, parang pamilya tayo dito. Di ba kahit yung magkapatid yan, nagusuntukan minsan eh. Oo. Oh. So, huwag namang laliman masyado yung problema na ayoko na sa Diyos, binulpi yung ko eh. Buti nga yun sa mga other Diyos, may ginulpi dun eh. Hindi naman, napagka binalibag lang kasi laki ng isa eh. Buti, ando pa lang sila, di ba? Walang kaya ito, binubuli din minsan. Okay lang, ganun talaga, di ba? Pag ikaw naman yung magaling, ikaw naman ang bully. Gusto mo ba yun? Wag na. Ah, sige, so ano ba yan kaya sabi dyan? No? Fellow citizens, marami. No more strangers. Fellow citizens. Household of God. So magkakapamilya na talaga.
Sana nakuha niyo yun. Last three. And built upon the foundation. Ito naman, another illustration lang po ito. Ganun po ang Bible. Ang bilis mag-ano eh. So basta naintindihan niyo na yun, bukod sa pamilya kayo, para naman kayong building naman ngayon. O, nakita yung building. O, sa, ito, naghihiwalay ba ito? Tsaka ito? Ang tagal niya na magkatabi, di ba? Wala silang choice eh. Building sila eh. Dito sila tinanim, nilagay dyan, andyan na yan. Eh, basta parang pag lumipat na ang church, yun nga nakakalungkot ngayon. Kaya kailan lang may nagkakamusta sa akin sa main. Hindi ko naman gustong ano, pero matagal na yun eh. Hindi ko naman kinalimutan ko na rin, pero gusto ko lang malaman. Ayun, nahiyaan na. Siguro, bebentahan lang ako. Anyway, but anyway. Pero gusto ko lang malaman kasi nga, di ba? Kasi meron ding narinig ako minsan, kaya nga, ako hindi ako takot na ko na, may mawala dito sa inyo, tapos siraan niyo ako. Nakita ko na yun. Nakita ko na yun sa Mother Church, kaya nagstay ako doon. Inobserbahan ko yung mga umalis doon, may masasabing, alam mo na, valid reason ba? Ganyan. So yung iba, medyo lang, medyo din. Kaya nga, yung mga bagay na yun, iniiwasan ko na rin. Bilang pastor, di ba? Kung sa palay ko may point yung isa, kaya ganyan, iwasan ko na yun. Kasi mga Kristiyano, ano yan eh, may pangunawa rin talaga yan eh. Kaya, hanggat maaari, yun. Okay, so foundation. So, sino yung foundation? Si Jesus. And then, the apostles. Ibig sabihin lang nun, si Jesus yung una nagturo ng pure na gospel. Basta kala ko mo dati may gospel lang, kaso hindi ganun kalinaw. Dumating yung Hebrews 1, di ba? Hebrews 1:1-2. Ang sabi doon, basta yun na yun. Kapisad eh. Ang sabi doon, tingnan natin. Diverse manners, yan. Yan. God who at sundry times in diverse manners spake in time past by the fathers, by the prophets. So una, si Moses, Elijah, pinapakilala ang Diyos. Pero, nung dumating yung time na si Jesus na mismo, anak na mismo ng Diyos yung nagpakilala, eh, ibang level na yon. Kaya, sabi lang natin dito, ang nag-found ng church, yung turo ni Jesus. Okay? And then, yung mga apostles and the prophets, nakakita nyo yun. So, ibig sabihin, ang Panginoon talaga nasa eternity past naman eh. Kaya nga, na-preach na rin yung gospel kay Abraham and then, kahit nga kay Enos, di ba? Nagtumawag na sa Panginoon yung mga tao. So, pero, ang pinaka-center talaga yan, at pinaka-ilalim, si Jesus and then si apostles, yung mga prophets, yung mga tinuturo nila, para tayong nabubuo ngayon. Kaya sabi dyan, in whom all the building fitly framed together. So, ayun. Kaya nga nakita ko dito, yung iba dito, tama naman eh. Iba, di masyado eh. Kasi nga, tao lang gumawa niyan eh. Alam niyo yung church, kaya matibay yan eh. Kaya ngayon, hanggang ngayon, naaaral ko yung, ang daming gustong kumunta sa church, ang daming ngayon. Sogi na naman, di ba? Nusubukin na naman tayo niyan. So, hindi yan papasa kung mas maraming ligtas sa Pilipinas. Okay? So, pero again, spiritual, yung church, para tayong fit na fit. Ibig sabihin, alam nyo yun, di ba? Maganda yung fit. Katulad nga niya, kung magmarunong yung naglagay, eh, square lang naman yan, di mahirap yan. Eh, paano yung jigsaw puzzle? Mahirap yan, fit. So, pero tayo, parang fit na fit tayo. Together, frame together. Sabi dyan, grow it unto an holy temple in the Lord. Ano sabihin nun? So, sino ba yung temple of the Holy Spirit? Yung tao. Ano ba talaga? Church o yung individual? Pareho lang yun kasi kung nagsama-sama tayo, nagtutulungan tayo. Katulad niyan. Salamat, sinihano ko si daddy mo, ang tutuloy. Tuloy talaga. Amen? Pinapakiramdaman ko, ayoko namang ano, sa kanya yun eh. Pero, mukhang, pero babawasan daw niya. Okay lang yun, sa kanya yun eh. Nagagawin siyang personal. Anyway, so, nagtutulungan tayo. Yan, ito nga, yung mga binabagong tinutulungan natin dito. So, kung nakikita ko dito, yan, yung pamilya ni Kuya Jun, magiging part kayo ng church. Sabagay, kayo, nanumpa na rin kayo, no? Pero, sa inyo na rin yun, eh. So, kasi ako, marami na ako nakitang ganun din. Mababaw na problema, alis. Yung iba, talagang matagal-tagal na rin. Kaya, pinag-aaralan ko hanggang ngayon yan, eh. Pero, nakita ko na rin naman yan. Kaya yun, magpakatapat ka lang. Amen. Ang bang, kasi hindi ko kaya yung ano eh. Anong pwede ko sabihin sa inyo na ano, isaside ko kayo para manatili kayo at wala. Anyway, so yan ha. So pag tayo ay nakaligtas,
So, yung temple ng Panginoon ngayon ay tayo na. At sabi diyan, ito maganda, grow. Okay, nag-grow tayo, hindi tayo yung tipong nag-stagnant. Okay, ibang halaman ko dyan, di ko alam bakit din lumalaki. Ngayon, yung iba doon, siguro nga kulang sa space, sa soil. Yung aking tinatanim dyan, yung ano, yung kinakain ko, yung tingnan natin, sweet basil. Ibigyan ko kayo nun, sarap yun. Sweet basil. Kinakain natin, nahalo natin. Si daddy, tuwan-tuwa, yung sarap daw eh. Ano ba to? Eh, yung tinanim namin sa JJX, ang laki. Kasi nga, ang layaman ng ano dun eh, ganyang kalaki yung isang daon. No? So, ganun pala yun. Anyway, so ang church dapat nag-grow, hindi yung stagnant, may problema yun. Again, tayo, ano lang tayo, mabagal tayo mag-grow sa numbers. Pero nakikita ko na, pag lahat kayo, soul winner na, maayos na kayo, kayo na yung magdadala ng bisita, at kung di natin madala, basta puntahan mo dito, ganun. Ganun yan yan eh. So, tapos lalo pag nauturuan kayo, especially yan, nakikinig kayo, kung talaga nakikinig kayo, natututo kayo, nag-grow kayo dyan lang muna, personal. Tapos, pag nag-grow na kayo personal, lalabas na yan. Automatic na yan. Soul winner na rin kayo. At mga, yan, naglilingkod sa Diyos kasama ng lingkod ng Diyos. So, yun. So, nabanggit din dyan, holy, ah. Hindi yung, again, parang mga CCF, ang bilis dumamin yan, eh. Mga holy ba sila? Una, di nga ligtas karamihan doon. So, mga gimmick kasi yan, eh. So, huwag tayong, ano, mababagalan sa atin. Pero gusto ko rin yung mabilis. Pero, sakto lang. Hindi yung, ano, kasi hindi naman tayo gagawa dito ng gimmick nga, eh, na parang mabilis. Basta gusto mong mabilis. O, ano mong gagawin natin? May idea. Mabigay tayo, pastor, ng bigas every week. Nako, ang bilis niyan. Ang bilis ko rin maghihirap niyan. Pero hindi magtatagal yung mga yun. Amen? Kasi wala, yun lang pinunta nila dun eh. So, tapusin na natin. Kaya sabi niya, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. So, saan nakatira ang Diyos? Mahirap sagutin, ano? Kasi nga, hindi naman siya, hindi nga siya constrained ng time and space and ano pa isa? Math. Space and time. Ayun na. Hindi na siya constrained nun eh. Okay? Kaya yung, mali, yung tanong na saan ba nanggaling ang Diyos? Mali agad yun. Kasi hindi nga siya ano eh, hindi siya limitado ng time. Hindi rin niya ng space. Nasaan ba ang Diyos? Alala niyo ng Soriano eh. Yung ganyan yung mga sagot nun eh. Nasa bilos ba ang Diyos? Kasi dahil pinapainggan mo si dati yun eh. Nag-naalala ko na ano ko yung kalokohan nun eh. Ganun talaga. Ano, nasabi na sa Diyos eh. Wala ang Diyos doon. Yung iba naman, ah, ang galing. So, hindi siya omnipresent. Maling-mali. So, hindi siya constrained ng space and time. Okay, so ngayon, tayo, ganun yun. So, paano yun? So, saan tayo nabibuild? Yan, yun nga po yun. Actually, kasi ganito yung iba naman. Ang conflict na nakikita na iba doon yung tawag na universal church. So tayo, hindi tayo niniwala dyan. Ano na rin natin yun? Yung seminar naman tayo about church, di ba? Na, pero napasak ba natin doon yung ano? By the way, ba yung libro? Nasa yun, no? Nasa nga na? Baka may gusto ba sing mirap nun eh. Isa lang yun eh. Bagay may soft copy ako na. Napasak ba natin doon yung Baptist distinctive? Doon sa church history natin. Hindi, di ba? Dati pa, sa atin yun. Iba yun eh. Sa Bible study lang. Sunday school. Sunday school, o. Dati pa yun eh. So, kailangan nyo rin yun, iba. Kaya, ba't ko ba nasabi yun? Yan, so, yan. Yung kasi yung universal church na tinatawag, no? So, isabihin ba, kasama ba natin yung ibang church? At church ba tawag sa atin? For example, yan, sa Diadem, sa Moraya, church ba tawag sa atin? Yung mga ganun technical na tanong eh. So, ang malinaw na sagot po dyan, hindi. Actually nga tayo, pag umalis na tayo, church pa ba tayo? Kasi ang ibig sabihin ng church is congregation eh, nagsasama-sama. So, pag umalis na tayo, umuwi na tayo, tulog na tayo, church pa rin ba tayo? Magandang tanong, di ba? Parang in a way, hindi na. Kasi nga, nagsiwahiwalay na tayo eh. Pero church pa rin kasi nga, member eh. Dito sa church na to, kaya nga kayo pupunta dito.
So, medyo technical lang yun. Anyway, so paano nga tayo nabibuild together? Tayo ay tinitira ng Diyos. Pag sinabi habitation, tinitira tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu. So, ang hirap. So, imagine nyo, anong ma-accomplish ng Diyos ba ngayon sa panahon natin? So, kasi ang mga bida ngayon talaga, sorry ha, konti lang. Ano yung na-accomplish ng mga sanlibutan? Ano yung pinagmamalaki nila, ha? Abortion. Na-accomplish. Hindi naman yun, pero... Oo, oh, tama, no? Sino ba yan? Sino ba to? Kailan lang may... Yumaman. Hindi, may na... Yan, yung DOH, yan. Alala ko lang tuloy. Sabi ba naman ni Marcos pala, no? Tsaka ni Duterte sa Sara. Ang greatest accomplishment namin, eh, kita nyo naman, maraming nabakunahan. Tsaka, na, yun, yung face-to-face daw, na isagawa daw yung face-to-face. Iba naman, ganyan kasi ang kailan sa presidente daw ngayon. Itong season na to sa Russia, syempre, nagpapasigat si Putin. Sa China, ganun din. Nagpapasigat yan pag mayroon silang parang sa atin is sona, di ba? Yun ay accomplishment mo. So, in a way, parang, ha, galing. Build. Galing talaga, oh. So, in a way, pahanga ka, pero kasi, dinadownplay natin sila. Ano naman sa atin? Yun ang tanong. Kaya gusto ko sabihin dito kasi, ang Panginoon, ano bang... Actually, maraming na-accomplish nga sa libutan dahil sa Panginoon. Eh. Alam nyo ba yun? For example, yung kapayapaan na lang o yung pag-unlad. In-accomplish ba ng tao lang yan? Meron ka bang pwedeng tao na i-point na kaya may kaunlaran sa US ngayon dahil kay... Meron ba? Pag pinag-aralan mo, honest ka, at alam mo yung Bible, wala eh. Kasi na sila mismo, nagba-debate yan, tapos... May papasa dyan, may isang mga policy na may papasa at doon sila mapapabuti. Yun ang totoo. So, sinong gumawa ngayon nun? Hindi tao. Sino yun? Ngayon. Nakuha ba? Nungari si Juliana, naging mayaman. Anong gagawin mo sa kayamanan mo? Hindi pa ka naisip eh, di ba? Yan ang mahirap. Pag yun pa, mayaman, hindi na alam gagawin sa pera nila eh. Sa totoo lang. Kaya kayo, unahin niyo yung importante. Ang bilis lang ng buhay. Kaya nga, may preaching tayo dyan. So, ngayon, so tapusin natin. Anong na-accomplish ng Diyos bukod sa kapayapaan sa buong mundo? Again, di totally peaceful pa ang mundo natin ngayon. Pero still, meron. At habang inaaral ko yan, nagkakaroon tayo seminar yan sa next year about governments. Lahat yan may influence ng Panginoon. As in directly. Pag inaral mo yan. Okay? So maraming na... Ngayon, na tayo as a church, ano? Tanong. Kanina ko pa inaano eh. Para mag-isip din kayo, para mangarap din kayo. At yung mga bata special, nag-aaral kayo, saan nyo gagamitin yan? Yung mga medyo adult na, ilang taon na ako ngayon, ano yung mga sa akin? Namatay na ako ng... Saan nag-iisip na kayo ng mga accomplish sa buhay? Amen? At basta, masyado na akong inaano. Nagdaan din ako dyan eh. Na-resolve lang ako dun. Kaya ngayon, kayo na yung inahamong ko. Amen? So yan, so tayo binibuild. Tayo tinitira ng Diyos. Anong gagawin natin? Ano ba ginagawa ng building? Ano ginagawa ng building? Wala, andyan lang. Hindi, syempre ako. Ginagamit. So ngayon, mga kabe, katulog yun, salamat. Ito nga, blessing nga sa amin to eh. Bukod sa church to. Eh, pag may bagyo, di ba? Wala, yung mga anak ko, wala. May bagyo, wala. Ano yun? Hindi nila alam. Yung iba, pag may bagyo na, di ba? Yung mga kwento natin, iba. Nag-swimming po, libre. Ginagawa na lang biro na lang yan. Pero di ba, pag bata ka, hindi yan... Eh, naabutan din namin yan. Stephen nga dito, sinakay nga namin, di ba, undoy. Eh, si Peter, hindi na lang malalaman yun. Eh, si Stephen, nung ilang taon yan? 1 or 2. Sinakay namin doon, sabi ko, ano nangyayari, Lord? Kasi hindi na nangyayari yun sa San Mateo.
First time. May silbi ba ang building? Meron. Yan, katulad ito. Ginagamit sa church. Hindi lang. Pinapalaki yung mga anak namin. Sana matino. Amen! Alam niyo, iba pag hindi maayos yung tahanan, alam mo na minsan ang pupuntahan niyan. Amen? O ngayon, hindi ko sasabing pag mahirap ka, wala na. Hindi nga. Kaya nga, spiritual pag-usapan natin. Yun ang maganda naman dyan. Kayong mag-asawa, huwag lang kayong maghiwalay. Malaki na yung chance na mapapabuti yung anak. Tingnan niyo yung statistics. Hindi ko rin kabisado dito, pero sa US kasi mahilig sila dyan eh. Binibilang nila, ilan, ano, nakulong. O, may asawa, may anak, may broken family ba yan? O, ilan yan, ilan yan? Inusulat nila yung mga addict yung mga yun eh. Pero pag tinignan mo yung statistic, talagang hindi ka magtataka. Pag hiwala yung nanay-tatay, malaki yung chance na loko-loko yung anak. So, yan. So ngayon, sabi natin mahirap ako, pasto. Dituloy mo na lang, magtapat ka sa Diyos, eh alam mo naman, di ba, sasabihan, di natin madadala sa buhay natin, sa buhay sa langit yan. Mawala lang eh, iba nga ngayon, dami daw nalugi sa UK, kasi lumiit yung pound nila. Natawa ako na asa pag nakikinig yung mga ganun ano eh. Imagine! Isang gabi lang nawala yung 5% of your earning. Pambira, buti nga kayo, may earning eh. Kami, wala kami pakailan kasi wala eh, walang saving eh. Sila ganun. Asar na sila. Nakikinig pa ba kayo? Next week, tuloy lang natin Ephesians. Napakaganda nito. Ano yung mga sikat na ano dito? Ephesians 6. Tuloy natin yan. Amen? Amen. Okay, liliban ha. Hindi pa nga ako masyadong inano eh. Kasi nga, medyo ano tayo ngayon eh. Sa linggo na lang. Amen? Dahil ko iniisip eh. Sana nagpatuloy kayo. Amen? Joshua, nakamas pa rin. Sana next time din na. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Again, mga famous verses to Lord. Ang ngayon, inihimay-himay namin. Nakita namin, Panginoon, na ano yung namin inaral sa ibang book dahil kayo nung po hindi nyo nagko-conflict ang inyong salita, ang inyong will, Panginoon. So, nakikita namin, Panginoon, na tama po yung aming dinuturo sa iba din. Na consistent po, Panginoon, na by grace through faith, and then kami po ay Israel na, at ang importanteng Israel, Panginoon, yung mga anak niyo, yung nation, pag kami po ay nakay Kristo na. Ito din po namin, Panginoon, na meron kami access sa inyo, Panginoon, so kami po ay mag-pray, Panginoon, lagi. Hindi kami tatama rin, Panginoon, marami kayo pwedeng ibigay sa amin, Panginoon, humingi lang kami, napakarami, na alis man yan, o kung ano man yan. Panginoon, we pray for our family. Panginoon, preserve yung bawat isa. Aming church. At ganoon din po, Lord, sa araw ng linggo, Panginoon, na may blessing aming service. At kami rin po dun sa Moraya. And then, yung aming mga fellowship, Panginoon. Maraming salamat sa kapahingaan din po, Lord, sa holiday. But I pray na maging blessing to, Lord, sa bawat isa, Panginoon. Mga palakas din po yung mga kalalakihan. Ang pinagdadaanan, Panginoon, ay we pray na magtiwala kami sa inyo, Panginoon. Sa mga blessing din po, Lord, magkatiwalaan nyo naman kami. Na ito po yung minsan ay nakasira din pag hindi namin na-handle. So, Panginoon, kayo pong akikilo sa amin. At maraming salamat po, Lord, sa maraming blessing. Kaya pumalalati, in Jesus' name we pray. Amen.